Good morning! So ngayon pong umagang ito, tayo po ay papasok sa ating panibagong series of messages na ang title ay The Misunderstood Commandment. Ano kaya ito? Arang nakaka-thrill, no? The Misunderstood Commandment. Ano itong commandment, utos, na hindi nauunawaan? At ito po ay galing po sa John chapter 13, verses 34 to 35. Sabi po dito, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. Ito po ay pangusap ng Panginoong Jesus. Love one another as I have loved you, that you also love one another. By this, all will know, sabay-sabay po tayo, by this, all will know that you are my disciples if you love one another. Ito ang new commandment, ang commandment na tinutukoy sa ating series title na hindi nauunawaan ng marami. Ang love. Sabihin mo natin, love. So ang commandment ito ay love one another. Sa Tagalog, sabi po ng Panginoong Jesus, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So dito po ikot yung ating message ngayon at yung series, ilang Sundays po natin itong titingnan. The Misunderstood Commandment. At ito ay may kinalaman sa love, pag-ibig, at ang commandment ay love one another. Ano po yung new commandment? Love one another. Pakisabi sa katabi, ibigin daw natin ang isa't isa, sabi ni Lord. Amen. So, ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya't nais niya tayo bilang mga anak niya, tayo ay daluyan ng pag-ibig. Kailang ito yung isang bagay. Yung love, word na love, kung mapapansin po natin, ito eh gasgas na sa buong mundo. Di po ba? Minsan mababasa natin, I love Hong Kong. I love Singapore. I love Philippines. Minsan, I love myself, nakalagay sa t-shirt. So ito'y gasgas na word. Pero ano nga ba ang tunay na ibig sabihin nito? Sapagkat may mga time, yung kinilig lang nasa isip, love na. Iba-iba kasi. May mga time, humahanga lang, crush, para sa kanya, love na itong nararamdaman ko. Ano ba talaga ang love? Iba naman, basta nakakita ng maganda o pogi, nasa isip, umiibig ako. Iba naman, ang love para sa kanya ay expression ng physical sexual activity. Nasa isip, ganun yung love, yun yung love para sa kanya. So, iba-iba yung nasa isip ng tao about love. Kaya ito ay misunderstood word, misunderstood commandment, nais ng Lord maunawaan natin ano nga ba talaga ang love. At para sa Diyos, napakahalaga na ito ay ating maunawaan. Bakit? Ito po ang dahilan. Sa 1 John chapter 4 verse 7, sabi po rito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Muli basahin po natin mula umpisa, sabay-sabay po tayo. Go! Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ito yung dahilan kung bakit nais ng Lord maunawaan natin ang love one another at yung mismong word na pag-ibig, love. Sapagkat ito yung manifestation o katunayan na tayo ay ipinanganak ng Diyos o tayo ay mga anak ng Diyos, at ito ang nagpapatunay na kilala mo talaga ang Diyos. Nakilala ko talaga ang Diyos. Ano po ang nagpapatunay? If we love one another. Sa English, beloved, let us love one another. For love, sabay-sabay po tayo,
is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. Ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ito yung katunayan. Kung ikaw at ako ay tunay na mga anak ng Diyos, ito yung magbe-birth sa ating puso at ito ang pipiliin natin i-demonstrate na tayo maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Iibigin natin ang isa't isa. Naalala niyo po ba yung sa mga nandito last Sunday, yung isa sa napakaganda na expression, demonstration ng love? Sino nakakatanda? Yung sinabi niyo sa katabi niyo? Starts with letter T sa Tagalog. Yan, natandaan. Ano po yan? Tanggap kita. Yung simple word na yon, tanggap kita, ito ay expression ng love. Sapagkat ang Diyos, tinanggap niya tayo. Tinanggap ka niya, tinanggap ako bilang kung sino tayo sa kabila ng ating pagiging makasalanan. At kung ito ang ine-exercise natin, ito ay patunay na we are born of God and we know God. Ngayon, si Lord, dahil ito ay mahalagang mahalaga, nagbigay siya ng isang talinghaga. Alam niyo po, dahil ang mga tao, sinabi ng Lord sa kanyang salita sa Jeremiah 17, na ang puso natin ay mandaraya. Mapanlin lang yung ating sariling puso. Nagbigay si Lord ng talinghaga na nagpapakita na may mga tao na dadaya, na akala niya ginagawa niya ang nararapat, ang mabuti, pero sa paningin ng Diyos, hindi pala. May mga time ang isang tao, dahil sa kayamanan, mga pagpapala na kanyang tinatanggap, ang nasa isip niya, ito na talaga ang buhay, ang magpakayaman. Pero nasa isip niya, mayaman siya sa kanyang mga mata. Pero sa paningin ng Diyos ay dukha. Ito po ay makita natin sa Luke chapter 12, verses 16 to 21. Basahin ko po sa inyo. At pagkatapos, isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Okay, merong isang tao, mayaman siya, at yung kanyang bukri umani pa ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? O baga, mayaman na ako, umani pa ako ng sagana, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Sabi niya, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. So nasa isip ng tao ito, ang security niya ay yung kayamanan na meron siya. At sa kapanahunan natin ngayon, marami na may kaya na yun din yung nasa isip. Secured na ako. Mapansin po natin, itong mayamang nandito, sa mga statement na binanggit niya, hindi niya nababanggit ang Diyos. So, ibig sabihin, mayaman to, pero wala sa isip niya ang Diyos. Hey, sabi niya, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Okay na okay naman lahat. E di mag-good time na lang ako na mag-good time. Okay naman ang sitwasyon. Ito yung sinabi sa kanya ng Diyos. Ano po ang sabi sa kanya ng Diyos? Hangal! Sa gabing ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Kanino? Sabi ni Lord, ganyan ang sasapitin ng nagtitipo ng kayamanan. Para kanino? Para sa sarili. Ngunit, dukha naman sa paningin ng Diyos. So, mapansin po natin, hindi niya binanggit ang Diyos at yung pagtitipo niya ng kayamanan ay para lamang sa kanyang sarili. Sa madaling salita, selfish ang tao na to. So, ito ay tao
na pinagpala ng Diyos, ngunit hindi niya kinilala na ito ay mula sa Diyos ang mga pagpapala na meron siya, kaya't wala siyang interest na alamin ano ba ang purpose ng Diyos kung bakit ako pinagpapala ng ganito. Marami ang tao ay ganito ang nagiging attitude. At sa paningin ng Diyos, siya ay dukha. Sa paningin niya, marami akong salapi. Sa paningin niya, mayaman ako at magpapakayaman pa. Pero sa paningin ng Diyos, ano po ang kalagay sa last part? Siya ay dukha. Ano po, maraming mga pinagpapala ang Diyos o maraming mga tao sa atin na nabubuhay sa mundo, ngunit nami-miss talaga ang pinakamahalaga sa buhay. Ngayon, alamin natin, ano ba ang sinasabi ng Diyos na pinakamahalaga? Yun bang magkaroon ng maraming award, academic awards? Yung bang manalo sa mga competitions? Yung bang makilala sa mundo? Yung ba ang mahalaga? Yung kumita na limpak-limpak na pera? Yung ba ay mahalaga? Actually, hindi masama ang mga bagay na yon. Yung iba po doon ay kailangan. Kung yung pera, masama ba ang pera? Hindi. Pero kung nasaan ba yung puso natin? Kumusta ba ang puso natin sa pagtanggap ng mga pagpapala ng Diyos? Ngayon, alamin natin kung ano ang pinakamahalaga sa Diyos. Ito po. Sa Galatians chapter 5 verse 6, inihayag ng Diyos sa atin na mga nakipag-isa sa Kanya, tinanggap si Lord Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, ito ang inihayag ng salita ng Diyos. Sabay-sabay po tayo, basahin natin. Go! Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Mas malakas, basahin natin yung next part. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang o diyok ng pag-ibig. Amen. Kasahe po ang salita ng Diyos, yung mga nakipag-isa sa Kanya, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ano ibig sabihin to? Yung kautosan na bawal nun, bawal yan. Hindi yun yung mahalaga. Merong new commandment na binigay ang Lord na nagpapakita kung ano ang higit na mahalaga. Basahin po natin yung naka-highlight. Go! Ang mahalagay, ang pananampalatayang nakikita sa gawang o diyok ng pag-ibig. Isa pa po, ang mahalagay, ang pananampalatayang nakikita sa gawang o diyok ng pag-ibig. Ito po sa English, ay purita sa last part, ito yung mahalaga. Faith working through love. Faith working through love. Kanina, nababanggit ko na magkaroon man tayo ng iba pang mga blessings sa buhay, kung wala naman tayong love, ay baliwala. At sa isa sa mga chapter sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 13, yung buong chapter na to ay inireveal ng Lord ang tungkol sa pag-ibig. Pero isa lamang to sa part ng Bible na inihayag ang tungkol sa pag-ibig. Ngayon, ito ang ating titingnan. The result of not knowing the real love. Ano ba ang resulta kapag hindi natin inalam? Ano ba ang tunay na pag-ibig? Number one, what I speak is nonsense. Alam niyo po, dalawa yung klase ng tao na nagsasalita, gayon din yung klase ng tao na sumisigaw. Okay? Yung isa, nagsasalita ng may bagay. Yung isa ay wala. Okay? Yung isa ay may sense ang kanyang sinasabi. Yung isa, walang kasense ang kanyang sinasabi. Sabi po dito, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1, sabay-sabay po tayo, go. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Sa English, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass
or a clanging cymbal. Ano ang ibig sabihin ito? Kung walang pag-ibig ang ating pagsasalita, hindi talaga ito nagbibigay ng mensahe, kundi ang nagiging dating nito, ingay. Alingaw-ngaw lang. Nakarinig na ba kayo ng sumisigaw? Tapos ay para siyang sabog? Ang ibig sabihin ko, talak ng talak, pero parang wala namang sense yung kanyang sinasabi. Minsan tuloy, sabi ng mga kabataan, Anli yung paninigaw? Kasi para sa kanila, nagiging noise. O maaring naririnig niya ito, nararanasan niya ito sa kanyang asawa. Okay, o kaya sa kanyang kapatid. Nagsasalita, pero may mga tayo, ano ba yan? Ano kasunod? Nabibingi ako. Parang may mga nakakaranas ng ganun dito, ha? Nais ng Lord, kapag tayo ay nagsalita, ito ay may sense. Nais ng Lord, kapag tayo ay nagsalita, ito ay makatutulong. Okay? Ang nais ng Lord, kapag tayo ay nagsalita, ito ay may bagay. Na ito ay merong effect, magandang effect para sa iba. Pero kung wala tayong love, alingaw-ngaw lang. It's a noise. So pakisabi nga, ingay lang. At sabi ni Lord, walang kabuluhan ang pagsasalita o kung ano ang sinasabi kung walang pag-ibig. Pangalawa, what I know is useless. Kapag walang love, kung ano ang aking nalalaman, ito ay walang kabuluhan, ito ay useless, walang pakinabang doon. Dito po sa verse 2 ng chapter 13, 1 Corinthians 13, sabi po rito, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman, wala pa rin kabuluhan. Kung ang isang tao ay very knowledgeable sa maraming bagay, ito'y maobserbahan nyo sa ilang tao na sa paligid nyo, napakatalino naman ang taong yan. Pero eto naman, kung yung nasa isip nating tao, maaaring natin, tayo yon, ay maraming ang nalalaman, ngunit makasarili naman. Ngunit ang ugali naman ay very rough. Ano po ang masabi ng mga taong nasa paligid niya? Sayang itong taong ito. Kay tali-talino, narin natin kalimitan sa mga matatanda, sayang ang tao ito kay tali-talino, ngunit ang ugali naman, uga-ugali nga. Yun ang naririnig ko, kalimitan. Ano ang point? Kapag walang love, hindi natin nalaman kung ano ang tunay na pag-ibig, marami man tayong nalalaman, ngunit wala pa rin kabuluhan. Ano po, maraming mga tao na maraming nalalaman, ngunit hindi ginagamit ito sa kapakinabangan ng iba. Meron pa nga, dahil sa tindi ng talino, nagagamit yung kanyang mga idea sa terorismo. Minsan, ginagamit yung talino na meron siya sa paghihigante. Nais ni Lord, tayo ay maging aware. Malaman natin ano ba ang tunay na pag-ibig. Ito ang nais ng Lord na i-reveal sa atin ngayon. So, una, what I speak is nonsense. Pangalawa, what I know is useless. Pangatlo, what I believe is nothing. Yung aking panalo, yung pinapanampalatayahan ko, kung wala namang pag-ibig, it's nothing. Dito po sa 1 Corinthians 13 verse 2b, at nang malaking panampalataya, anupat na palilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, walang kabuluhan. Maaring ang isang tao, masabing ang faith niya ay gayon na lamang. Bawa, share ng salita ng Diyos. Maaring sa Bible niya, sa bahay niya ay puro Bible verses. Pero, kung wala namang love, ito ay walang kabuluhan.
Nais ng Lord na tayo ay mabuksan. Kung walang love, ang nangyayari, yung ating nasa isip na ginagawa ko para sa Diyos. O kaya ako ay laging sumisimba. O ako naman ay gumagawa ng mabuti, ako naman ay naglilingkod. Pero ano maaaring mangyari? Maaari ito'y pakitang tao lang, gustong matanyag. Kung walang love yung ating ginagawa, sabi po salita ng Diyos, ito ay walang kabuluhan. Nais ng Lord tayo ay mabuksan. Ngayon, dahil ang love, ang nais ng Lord out of faith ay may kinalaman sa relationships. Meron itong ginagawa o meron itong epekto sa ating pakikipagrelasyon sa iba. Actually, pakikipagrelasyon sa Diyos at pakikipagrelasyon sa ating kapwa-tao. Sa 1 John chapter 2, verses 9 to 10, eto. Ang nagsasabing, siya'y nasa liwanag, ngunit napopoot sa kanyang kapatid. Ano po ang sabi salita ng Diyos? Nasa kadiliman pala. Ngayong umaga ito, ang salita ng Diyos ay eye-opener. Dahil maaaring tayo mismo ay merong kinapopootang tao. Kinapopootan na mga, maring ilang kapatiran, hindi ko alam. Nung last week nga, ano yung usapan natin? Kung talagang tayo ay nag-decide na sumunod sa kalooban ng Lord na pagharian ng Diyos, ano po yung usapan natin? Kung meron man na nakita ka sa labas, kaysa CR na kasabay mo, na ito bagay kumukulo ang dugo ko dito, nandito pala ito. Ano ang usapan natin? Kung tunay na, Lord, kung let your kingdom come, your will be done. Paglabas, ano ang sasabihin sa kanya? Tanggap kita. At nawa, may nag-exercise noon nung after worship service last Sunday. Sapagkat ang dulot noon, kapag tayo nagpasakop sa kalooban ng Diyos, ginawa natin yung nais niya, tinanggap natin ang kapatid bilang kung sino siya, ang nangyayari sa taong nag-release sa taong yon ay nagkakaroon ng healing. Nagkakaroon ng restoration. Yung bigat ng kalooban nawawala, gumagaang. Yon ang nagagawa kapag yung nais ni Lord ang ating ginawa. At eto, kung mapapansin po natin, may kinalaman ulit doon. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopoot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pala. Ayaw ni Lord na tayo madaya ng sarili nating puso. Sa verse 10, sabay-sabay po tayo. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. At walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Kaya't nais ng Lord na tayo ay umibig. Bakit ito nire-reveal ng Lord? Sapagkat kung meron man tayo nitong hatred sa ating kapatiran, nais niya na yung kadiliman na nasa atin ngayon, mapalitan ng liwanag. Ulitin ko, kung meron tayong puot sa kapatid, hindi aksidente na tayo ay naririto, ako ay nakatayod at kayo po ay nakaupo sa inyong kinakaupuan. Hindi aksidente kay Lord yan. Alam ni Lord ang laman ng ating mga puso. At nais ng Lord yung dilim na meron palitan ng liwanag ng Diyos. Gusto mo ba yon? Gustong gusto ni Lord yun. Naliwanagan tayong lahat. Amen. Thank you, Lord Jesus. Napakabuti ni Lord. Gusto niya tayo makalaya. Ngayon, ito yung ating titingnan, pang-apat. What I sacrifice is worthless. Alam kong marami, mga naririto, kalimitan ay mga magulang o maaring breadwinner sa pamilya, na nandoon may mga sakripisyong ginagawa. Alam niyo po, yung mga sacrifice na meron, kahit pa nandun yung time, effort, pera, ito'y ibinibigay. Kung wala namang pag-ibig sa salita ng Diyos, ito ay walang kabuluhan. Dito po sa verse 3. Sabay-sabay po tayo, go.
ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Walang kabutihang maidudulot kahit ganun pa tayo magsakripisyo. Kahit pa okay na okay ang ating ginagawa sa ating paningin. Without love, ito ay walang kabuluhan. Ngayon, eto ang tanong. What is real love? Kasi tayo, isang araw, lahat tayo ay haharap sa Diyos. Lahat tayo. At tayo yung magsusulit ng ating buhay. At that time, hindi niya itatanong na ano ba ang naging honor mo? Ano ba yung mga award mo na ikaw eh elementary, na ikaw eh high school, college? Don't get me wrong, mahalaga yung mga yun na tayo mag-excel. Pero pagdating sa langit, hindi yun ang tatanungin. Okay? Gaano ka ba naging successful sa iyong career? Hindi yun ang tatanungin. Pagdating natin sa langit, sa harapan ng Diyos, ang tatanungin, gaano ba natin inibig ang Diyos? Gaano ba natin inibig ang mga tao na ipinadala ng Lord sa ating paligid? Mga ipinagkatiwala sa atin ng Lord. Kaya't mahalaga na masagot natin ang tanong na ito. Sabay-sabay po tayo. What is real love? Ano nga ba ang tunay na pag-ibig? Sabi po dito, it's a commandment. Ito po, 2 John chapter 1, verse 6. Sabi po rito, this is love. Basahin po natin, sabay-sabay. That we walk according to His commandments. And this is the commandment that as you have heard from the beginning, that you should walk in it. Ito yung love na tayo ay mamuhay ayon sa Kanyang mga kautosan. Alam niyo po, ito laging binabanggit ni Pastor Jesse. Walang iniuutos ang Diyos na para talaga sa Kanya. Kapag ang Diyos ay nagbigay ng utos o siya ay nagbilin, ito talaga ay para kanino? Yes, para sa atin. Ang lahat ng pinag-uutos ng Diyos ay para sa ikabubuti mo at para sa ikabubuti ko. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Ito po sa Tagalog, ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Sabay-sabay po tayo. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Go! Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Yung unang verse na ating tiningnan, kanina sa John chapter 13, verses 34 to 35, si Lord Jesus mismo ang nagsabi. Sabi niya, a new commandment I give to you that you love one another as I love you. I have loved you. Verse 35, by this, all will know that you are my disciples. Kapag po tayo ay nag-ibigan sa isa't isa, ito yung katunayan, makikita na ikaw at ako ay mga alagad ng Panginoong Jesus. Kung tayo ay mag-iibigan sa isa't isa. Ngayon, since ang love is a commandment, ito ay utos, it's a choice. Katulad ng mga magulang na naririto, di ba, mga magulang, kayo po ay may mga utos sa inyong anak, tama po ba? Meron kayong mga bilin, tama po, mga magulang, taas ang kamay. Yes? Okay. Ngayon, yung binigyan nyo ng utos, binilinan nyo para sa kanilang ikabubuti. Hey, sila ba ay parang robot na kapag inutusan nyo, biglang gagawin ko na ang sabi mo? Ganun po ba? Hindi. Sapagkat ang tao ay mayroong pagpili. And since ito ay utos, it's a choice. Nasa sa atin ang pagpili kung susundin natin ito o hindi. Kung iibigin natin ang isa't isa o hindi. Kung tatanggapin natin sa lugar na to ang isa't isa o hindi. It's a choice. Since it's a choice, ito yung makikita natin doon. Ang love, hindi talaga siya feeling. Talaga. Ang love,
hindi talaga ito isang emotion. Paano kung sabi yun? Halimbawa, sa magkapatid. Maaring dati, ito na narinig ko sa isang family. Dati kami magkakapatid ay napakaganda ng pagsasamahan. Okay? Pero dumating yung point nung magkahiwa-hiwalay na ng lugar, nagkaroon na ng sarili-sariling pamilya, yung dating kami ay hindi na gayon. At ako mismo, sabi yung nagsasalita, ako mismo parang hindi ko na nararamdaman yung love sa mga kapatid ko. Dahil ba doon, wala nang pag-iibigan sa isa't isa, o kailangang may piliin? Ano ang sagot? Kailangang may piliin. Hindi ito nababatay sa feeling. Hindi ito nababatay sa emosyon o sa nararamdaman. Love is not a feeling, it's not an emotion, but it creates a feeling. It creates, produces certain emotions. Yon ang love. Hindi porkit hindi na nararamdaman, ang love ay wala na pa akong pakialam sa taong yan. Love is a choice. Mag-asawa. Sa mga mag-asawang nandito, mula ba nang kayo'y ikasal? Hindi, wag na ikasal. Mula pa nung kayo'y nagliligawan? Okay? Yung bang nararamdaman nyo noon, makalipas ang mahabang panahon through the years, yun ba ay constant araw-araw, oras-oras? Tapahat, sabi, hindi. Pero anong ginawa nyo? Did you stick together? O iniwan nyo na? Alam nyo po, kapag ang nasa isip natin tungkol sa love, ito ay feeling lang. Ito ay napakababaw ang pangunawa natin sa love. Kaya't ngayon, tinuturuan tayo ng Lord, dinedeclare niya, ano ba ang real love? Ang love, it is a commandment. Therefore, it's a choice. Hindi porkit hindi ko na naramdaman na mahal ko siya, ay iiwan ko na. Patuloy, kailangan natin piliin na i-demonstrate yung love sa taong naharapat na ipakita yung love. It could be your father, your mother, your friends, your brothers, your sisters. Nais ng Lord, sa kabila ng hindi na ganun yung nararamdaman, let's choose to love. Kaya sabi po dito sa 1 Corinthians 14 verse 1a, sabay-sabay po, basahin natin, go. Ang pag-ibig kung gayon, ang inyong pakamithiin. Sa English, pursue love. Yun yung pakamithiin natin, to love. Okay. So, pangalawa, since ang love is a commandment, it is a character. Ito ay isang pag-uugali. Nais ng Lord ma-develop sa atin bilang mga anak niya. Sabi po ito sa 1 John chapter 3, verse 18, sabay-sabay tayo, go. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Actually, ang love, hindi ito sabi, yung pagsasabi lang ng, I love you. Ay, hindi lang yon. Ang love, ito talaga ay action. After na ikaw ay mag-decide, then you demonstrate. Amen? Pakisabi nga sa katabing nangingiti eh, sabihin mo, hindi sa salita lang. Mula sa puso, action. Mula sa pusong action. Amen. Talagang tinuturoan tayo ng Lord. Mahal tayo ni Lord, kaya niya tinuturoan tayo kung paano umibig, ano ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ito sabi rin ni Pastor noong June 11, 2019 sa aming meeting. Sabay-sabay pa basahin natin. The love of the Father was declared to mankind through Jesus' sacrifice at the cross.
ang pag-ibig ng Ama. Ito ay nahayag sa sangkatauhan sa pamamagitan ng sacrifice o pag-aalay ng Panginoong Jesus ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At ito'y para kanino? Para sa'yo at para sa akin. It was declared at the cross, yung pag-ibig ng Diyos. Hindi lang sinabi ng Diyos na mahal kita. Yes, sabi ni Lord sa kanyang salita, I have loved you with an everlasting love. Mahal tayo ng Diyos. Vinerbalize na ang kanyang pag-ibig sa atin. Pero hindi niya lang ito vinerbalize. Yon ang kanyang dinemonstrate. By giving His life para sa ating kaligtasan. Upang tayo na makasalanan na papunta sana sa impyerno dahil sa pagpanig natin sa kaaway, hinarangan na yun ng Diyos. Nais niya na sa pamamagitan ng ginawa niya para sa atin, tayo ay manalig sa Kanya, sa Panginoong Jesus, tanggapin natin siya at matanggap natin ay buhay na walang hanggan. But it takes Jesus' sacrifice. Sapagkat sabi sa salita ng Diyos sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun ang good news. Si Lord namatay siya para sa atin. The love of the Father was declared to mankind through Jesus' sacrifice at the cross. At dito may tinuturo ang Lord. Yung ginawa mismo ng Diyos na pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin ay isang halimbawa. Sabihin po natin, halimbawa. Halimbawa na nais niya ay tularan natin. Hindi naman sinasabi na magpakapako tayo sa krus ulit. Hindi yon. Kundi yung love na yon na nagsasacrifice para sa iba. Na hindi self-centered. Na hindi toon lamang sa sarili o makasarili, kundi nasa alang-alang ko ano ang nais ng Diyos. Love one another. Sa Ephesians chapter 5, verses 1 to 2, ngayon, tayo bilang mga anak ng Diyos, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Napakaganda itong verse na to. Basahin po natin na may pangunawa. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, ano po? Inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. So sinasabi ng salita ng Diyos na tularan natin si Lord. Kung paano inialay niya ang kanyang buhay para sa atin, ialay din natin ang ating buhay para sa isa't isa. At gaya po ng sabi ko kanina, tayo po ay pumasok sa panibagong series of messages. Ang araw na to, itong mensahe ngayon, ito ay pasimula pa lamang. So ibig sabihin, sa mga susunod na Sundays, ay mas lalong ipapaunawa sa atin ng Lord kung ano ang pag-ibig. Mas lalong ipapaunawa sa atin ng Lord kung papaano ba ito i-demonstrate. Kaya huwag kang mawawala, okay? Huwag kang mawawala sa mga susunod na Sundays. Ito ay introduction, pasimula pa lamang. Ito po ang pangatlo. Una, it's a choice. Pangalawa, it's a character, pag-uugali. Nais ng Lord ma-develop sa atin. Pangatlo, it's a commitment. Ito ay pagtatalaga. Okay. Kung papaano ang isang lalaki at isang babae ay nagpakasal at itinalaga ang sarili nila sa isa't isa, di ba ba yun? Commitment? Gayon din ang love. It's a commitment. Ito ay pagtatalaga ng sarili para sa iba. Ito ay hindi self-centered, kundi ang puso ay para sa mga minamahal ng Diyos. Dito po sa 1 John 4, verse 16, sabi po dito, and we have known and believe the love that God has for us. Sabay-sabay tayo sa next part. God is love, and he who abides in love
abides in God, and God in Him. Kapag commitment, kapag may pagtatalaga, ito ay mayroong pananatili, at ito ay mayroong pagpapatuloy. Sabihin po natin, pananatili at pagpapatuloy. Isa pa po, pananatili at pagpapatuloy. Nais ng Lord na tayo ay manatili sa pag-ibig. Manatili tayo sa pag-ibigan. Tayo ay patuloy na umibig. Alam niyo po, kahit ako personally naranasan ko yun, may mga ginagawa tayo na, okay, love, na ito bumubukal. Okay? Pero aaminin niyo ba na meron din tayong, kapag tayo nabuksan, nais ng Lord, ako'y umibig, meron tayo, sa pagpapamuhay noon, maaring meron tayong gagawin na awkward para sa atin. Ano yan? Awkward para sa atin. Bakit? Hindi naman natin yung kalimitang ginagawa, pero ngayon sisimulan ko ng gawin. Hindi ba nakakaiba yun sa pakiramdam? Pero it's a choice. At ngayon, kapag, halimbawa, nagsimula na natin gawin, ako, kapag sinimulan ko ng gawin, may mga time na nagtutuloy-tuloy sa biyaya ni Lord. Pero may mga time, bunga na sa aking sariling weaknesses, at ako hindi nakakapag, hindi nagiging aware, hindi nakakapagbantay, may mga time na yung aking pinasimulan, hindi ko natutuloy. Pero hindi gayon na nais ng Lord. Nais ng Lord kapag tayo ay nagsimulang i-demonstrate natin ang pag-ibig, nais ng Lord tayo ay manatili na ituloy natin ang demonstration of love na yon. Okay? Dahil ang love, ito ay isang commitment. Ang love ay pagtatalaga. Ngayon, ito yung ating tingnan. Balikan natin. Una, it's a choice. Since love is a commandment, it's a choice. Pangalawa, it's a character. Pangatlo, it's a commitment. Ito ang love. Ngayon, sa Bible, kundi natin, napakarami namang bagay na magaganda. Napakarami namang bagay na mabubuti. Pero ano ba ang pinakamahalaga? Sabi po sa 1 Corinthians 13, verse 13, sabay-sabay tayo. Ang tatlong ito'y nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Love, ang pinakadakila sa English. And now, abide faith, hope, love, these three. Sabay-sabay tayo, malakas. But, the greatest of this is love. Isa pa po, but, the greatest of this is love. At yon ang tinuturo sa atin ngayon ng Lord. Ito yung nananatili, ito yung greatest. Kaya't nais ng Lord, matutunan to ng church. Matutunan ito ng bawat isa sa atin. Kung bakit ka naririto, ito ay hindi aksidente na nais ng Lord marinig ng bawat isa sa atin dahil nais niya mabuksan tayo sa kung ano talaga ang pag-ibig. Meron time, early part of June, kasi ibigay ko sa inyo kung paano tayo pumasok dito sa ating series na to. Early part of June, meeting yun ng Outside Court Ministry, ang nilagay ng Lord sa puso ni EA na ang maging topic namin ay compassion. Okay? Compassion. Ngayon, sa dulo ng meeting, sabi ni EA, alam mo, ate, si Lord noong mga nakaraan, hanggang ngayon, may dinideal sa puso ko. At yon ay may kinalaman sa love. Okay? Love. Ngayon, yun, dinitali niya yon pero hindi ko na idedetali sa inyo. Ngayon, sabi ko sa kanya, alam mo ba, nang nakaraan din mga linggo, may dinideal din sa akin si Lord na may kinalaman sa love. Ito, ibang area naman. Sa kanya, ibang area. Sa akin, ibang area naman. Tapos, sa aming pag-uusap, sabi ko sa kanya, kung sa'yo may dinideal ang Lord about love, tapos sa akin may dinideal din ang Lord about love, maaaring sa iba ay ganun din. Na si Lord kumikilos individually dahil meron siyang ginagawa sa church. Dahil meron siyang nais ipaunawa sa church at meron nais siyang baguhin sa ating mga puso.
Maaring kayo po ay may sariling kwento na hindi lang namin alam. Na sa inyo mang puso, individually sa atin, may conviction ang Lord about love. It could be expression of love sa iyong husband. It could be expression, demonstration of love sa iyong parents. It could be a demonstration of love sa mga nasa paligid ka, mag-anak, kapitbahay. Maaari ikaw ay may personal conviction. It could be sa kapatiran na noong isang linggo hindi mo sinabing tanggap kita. But the Lord is dealing with us individually. Napag-uusapan namin, kung individually si Lord, meron siyang ganung ginagawa, ulitin ko, may ginagawa ang Lord sa church, sa kabuuan. Saturday yon nung kami magkausap. Pagdating ng Tuesday, ito ang sabi ni Pastor. Sabay-sabay yung first part, basahin natin. Ang church ay kailangang mag-concentrate sa love. Nung marinig namin to kay Pastor, kami ni A nagkatingin ng ganyan. Ito na. Si Pastor Jesse bilang Senior Pastor of Holy Trinity Bible Church, siya ay binibigyan ng Lord ng direksyon para sa ating church family, sa ating local church family ng HTBC. At ito yung direksyon na inilagay ng Lord sa puso ni Pastor na tahakin ng Holy Trinity Bible Church, na tayo ay mag-concentrate sa love. Ang tanong, sasama ka ba? Makikiisa ka ba sa pag-concentrate sa love of God? Sabi ni Pastor, the only way that God can be seen in a place is love. Ang tanging paraan para makita si Lord sa isang lugar, makita ang Diyos, sa ating kalagitnaan ay ang pag-ibig. Sabi ni Pastor, ang hindi natin pag-iibigan ay kabiguan ng pananampalataya. If we are here Sunday after Sunday but we fail to love yung ating belief, walang kabuluhan. It's useless. Kaya, ito ang direksyon ng Lord sa church. Let's love one another. This is a call and a command for HTBC family at sa bawat nanalig kay Lord. Love one another. Alam niyo po, habang sineshare ni Pastor, ito, share ko po sa inyo yung experience ko habang ito ay sinishare ni Pastor noong June 11, 2019. Tuesday, Pastor and Staff Meeting. Habang sinishare niya yan, ano para ako, habang napapakinggan ko yung bawat statement na kanyang binibigkas, ano para akong sasabog. Meron akong di maintindihan ng pakandang within me. Hanggang sa may in-impress ang Lord. Actually, ito ay para sa akin, pero isi-share ko sa inyo na maaaring makatulong sa inyo dahil since the impression ng Lord, ito ay nagpapakita ng kanyang pamamaraan. Ito. Ito para, ulitin ko, para sa akin, impressions ng Lord sa akin personally, but this might help you. Deal with, penetrate, break through my reasons or break through on what I think are barriers hadlang for me to love. Na-deal ko, mag-penetrate ako, break through my reasons. Kayo po, ako, sa aspect ng demonstration of love, may mga bagay, marami actually,
na hindi ako nagagawa? I fail to demonstrate? Yes, sa iba. Sa ibang aspect, na-demonstrate ang love. Pero actually, may kulang. Pare-pareho tayong tinuturuan ng Lord how to love. Okay? So, merong sa ibang bagay, sa ibang aspeto ng demonstration of love, ako ay merong mga dahil at meron akong mga kasi. Kaya ako hindi tumagawa. Gayon din po ba kayo? Meron po ba kayo nga sa isip eh, kasi ba naman? Ganyan, kaya hindi. Ako, mahal ko naman yan eh. Kaya lang eh. Yung meron tayong mga kaya lang, meron tayong mga kasi, meron tayong mga dahilan kung bakit natin hindi ma-demonstrate ang tunay na pag-ibig. Ako ay may ganon. Ikaw, ano yung iyong dahil? Ano yung iyong kasi? Kung bakit? Ano yung kasunod nun? Na humahad lang para ang pag-ibig, ito ay iyong maipadama. Ngayon, ang impression ng Lord sa akin, i-deal ko yun. I have to break through my reasons. At ang iba doon ay years ko ng reason. Pero I receive a challenge from the Lord to break through that reason. Last Tuesday, may binigay si Pastor na illustration, si Pastor Jesse. Yung regarding sa sisiw, nandun pa sa loob ng shell niya, pero palabas na. Okay? Nais ng Lord na bawat isa sa atin ay maging lover. Kung paano niya tayo inibig. Ngayon, merong barrier. Maari yung sisiw, palabas na, tinungkab-tungkab niya. Imagine niyo ito po, itong aking ini-illustrate. Tinutungkab-tungkab niya na yung shell hanggang sa mabutas. Ay. Eh, chirp, 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 and chirp. Pero maaring for a while, nasa loob pa rin siya. Chirp, chirp, chirp. Nasa loob pa. Pero paano magmamanifest tayo bilang nais ng Lord na maging lover? We have to break through the shell. Okay? Ano yung katumbas ng shell na yon na kailangan mong i-break? Break through that shell. Kapag nangyari yon sa biyaya ng Lord, makakapenetrate ka. Mawawasak yung shell at ikaw na ay lalabas bilang lover, instrumento, daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko, ito ay personal impression sa akin. Maaring, ito ay isang bagay. Kung kayo po ay maghahanap ng area sa buhay ko na hindi ako mapagmahal, for sure, may makikita kayo. Okay? Yes, nakikita nyo, mga tayo, expression of love, I demonstrate love. Pero talagang titingin mo yung buo, may mga area na is ng Lord ituwid. Sapagkat hindi tayo perfect, pero tayo ay nasa proseso. Na tayo, bawat isa sa atin, mula nang tumanggap at manalig sa Panginoong Yesus, ay nasa proseso ng pagbabago. At ngayong season na to, hindi aksidente kay Lord na ang church, nilagay ng Lord sa puso ni Pastor na tayo ay mag-concentrate sa love. At tandaan niyo po yung ating theme of the year, Be a Blessing in 2019. The more that we will be a blessing in 2019. Kapag yung barrier na meron ang bawat isa sa atin ay ating na-break. June 11, ang magitin ni Pastor yan. Tapos the following Tuesday,
pinaalala ng Lord na meron na lang 6 months left ang 2019. Kung saan ang ating theme ay Be a Blessing in 2019. At kung bakit ito ang ating series, may gagawing maganda ang Lord. May gagawing maganda, mas lalo pang maganda, ang Lord sa buhay natin. At tayo as a church family, that we will be a blessing in 2019. More. Thank you, Lord Jesus. At eto yung kasunod, after na magsalita ni Pastor ng iba pa, eto yung, ulitin ko, ito'y para sa akin. Let it prevail. Okay. Let it prevail. Kaya natanda niyo isang Sunday, tingnan ko yung ano ba talaga yung meaning ng prevail. Yung it na tinutukoy dyan ay yung demonstration of love. Na kapag yung barrier na humahadlang kung bakit hindi ko ma-demonstrate ang love ay na-break. Katulad nung sisil na kawala sa kanyang shell, ibig sabihin, unti-unti na ipakita ang love, na demonstrate ang love, nais ng Lord na ito ay may pagpapatuloy. Let it prevail, let that demonstration of love be persistent. Sapagkat alam ni Lord na hindi sa lahat ng sinisimulan ko ay naitutuloy ko. Meron ako na itutuloy, pero merong hindi. Pero nais ng Lord, this time, pinapaalalahanan niya ako, let it prevail. Nawa hindi ito sa simula lang, yung demonstration of love na yon. Nawa ito ay magpatuloy. Ngayon, sabi ko nga po sa inyo, kapag tayo ay nagtinginan, aba, nasa tayo eh, nasa love message eh. Tapos may makita tayo, eh bakit ganun yung kapatid na yun? Di yata loving? Ah, ba't ganun si pastor, si pastora? Ba't ganun? Ulitin ko, tayo ay nasa proseso. At ako, out of this personal impression from the Lord, tinanggap ko siya as a challenge for this inatitirang 6 months ng 2019. At sa cellphone ko, meron akong ginawang mga plano na sisimulan ko, meron akong sinimula na, biyaya ng Lord, at tayo magpanalanginan sa isa't isa na ang ating piniling simulan ay ating maipagpatuloy na i-demonstrate ang love ng Lord. Sa challenge na yon, sa pagtugon sa challenge, hindi naman mababago sa isang iglap ang lahat. Amen? Pero ito yung nais ng Lord. Start somewhere. Si EA, nag-usap kami noong time na yon, nasabi ko kanina, she started somewhere. She already started somewhere. Ako, I already started somewhere. Si Pastor, he started somewhere. Ikaw, will you start somewhere? At ito yung direksyon na binibigay ng Lord sa church to help us to start with. Itong ating series of messages, The Misunderstood Commandment. Na dito sa series of messages na to, natatalakay natin sa ilang mga linggo, ilang mga Sundays, tuturuan tayo ng Lord how to love. Bubuksan tayo ng Lord patuloy sa kung ano talaga ang love. Kaya, kung tayo ay tumutugon, kasi ang naiiwan sa atin ngayon, bawat isang nararating ng message na ito, merong isang bagay na naiiwan sa atin ngayon. Ito yung number one doon sa, since love is a commandment, ang naiiwan sa atin ay choice.
Ang naiwan sa iyo at sa akin ay pagpili. Kung ako ba ay tutugon to love one another sa nais ng Diyos o hindi. Ngayon, ito ay isang magandang simula. Sundan natin ang message series na ito. Wow! Wala mang isa dito ang mawala, okay? Sa buong set of Sundays na ito yung topic natin. Pakisabi sa iyong katabi, sundan natin ang serye na to. Pakisabi sa kabila, huwag kang mawawala sa susunod na Sunday. Kaya si Lord, meron siyang ginagawa sa puso natin at may ginagawa siya sa church at yung ginagawa niya sa church, sa biyaya ng Lord, ito ay magkakaroon ng impact sa community. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Tayo po ay sama-samang manalangin. Thank you, Lord. Lord Jesus, maraming salamat po na kayo po ang Diyos na hindi nagtatangi. Bawat isa ay iyo pong inimbitahan na lumapit sa iyo. Bawat isa, Lord, ay binigyan niyo po ng pagkakataon na marinig ang mensaheng ito. Dahil ang lahat ng mga naririto ay nais mo na maging bahagi ng malaking pagbabago na sinisimulan niyo po, Lord, sa aming kalooban. Sinisimulan niyo po, Lord, sa pamamagitan ng pagtutuwid ng aming pananaw tungkol sa kung ano ang pag-ibig. Lord, tulungan niyo po kami na yung mga barriers, yung aming mga kasi, yung aming mga dahil, nagiging dahilan kung bakit di namin ma-demonstrate ang love ay ma-break. Sa pamamagitan ng iyong salita at sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu na nahan sa puso ng bawat tumanggap at nanalig sa Panginoong Hesukristo. At sabi mo sa iyong salita, ang Holy Spirit ang bumabago sa aming mga puso, sa aming mga buhay, araw-araw, hanggang sa kami ay maging mistulang kalarawan mo ng ugali ng aming Panginoong Hesukristo ay masinag sa amin. Nasabi mo sa iyong salita, ito ay pagpili, ito ay command. Therefore, ito po ay pagpili na Lord, nais mo ibigin namin ang isa't isa. Pero Lord, magagawa lamang namin to kung ang bawat isang narito ay kinikilala at tinatanggap ang pag-ibig mo. Kaya Lord, sa time na to, Lord, ihahayag po namin ang aming faith at tatanggapin namin ang iyong great love sa amin. Sambitin po natin ang panalangin ito, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa demonstration ng iyong pag-ibig sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan. At sa oras na to, aking tinatanggap ang pag-ibig ng Ama, ang regalo ng Diyos, kayo po mismo, Panginoong Hesukristo, bilang personal na Panginoon, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Hesus, pumasok po kayo sa puso ko. Pagharian niyo po ako at turuan. Gabayan niyo po ako. Maraming salamat na ako'y tinanggap sa iyong pamilya. Maraming salamat sa Holy Spirit na sinugo mo sa puso ko. Thank you, Father, for your great love for me. In Jesus' name, Amen and Amen. Thank you, Lord.